good morning. Pero it's 11 o'clock na. Naglalaba ako, nag-break lang ako ng konti kasi parang nararamdaman ko nang nalulula ako. Ay! Oh no! Oh no! Oh, naririnig nyo ba yung kulog na yon? Naglalaba ako, gosh! Sana huwag umulan. Pero kanina, nung nagsasampay ako, may naampun-ampun. Nung ako'y malapit nang matapos, medyo kumukulog naman. Pero, inintay ko munang maisampay yung aking mga pantalon kasi nang mahirap patuyuin. Merienda tasty with butter, tapos mogo-mogo grapes. Ano, meron ako natirang Mr. Shomai. Sinapaw ko sa sinaing ngayong umaga. It's too bad, ginuyang, pati kanin. Papakain ko na lang kay Milo. Buti na lang, kunti na lang yung kanin. Sayang naman. Kay Milo ko na lang pakakain. Yung Shomai at saka yung kanin. And mamaya, may chichi ka ako sa inyo. Nung ako naglalaba, merong mga nag-flashback sa akin, mga alaala. I-share ko yan sa inyo. Kasi, yun nga, di ba, malapit na matapos ang ating, sana, tuluyan nang matapos ang COVID. And, kikwento ko nga sa inyo. Basta, mamaya ko na pala kikwento. Para mas magandang view natin kasi tingnan niyo naman ang itsura ko, mukha akong dugyot. Para pag nag vlog tayo, iba-iba ang ating magiging thumbnail. Yun, sa mga videos na lang tayo kumukha ng thumbnail, bumili na lang ako ng mga gandang spot. May ako na kay Bubblegum, merienda time muna, tapos nagmamadali ako, baka umulan, gagawin ko na naman ng paraan, maglalabasan ako ng bedsheet at saka ng blanket namin tubal, kaso parang hindi mangyayari, binalik ko na ulit sa basket and next na lang nalabahin yun. And yung mga doormat hindi ko din malalaban kasi baka umulan, papasok natin yung mga sinampay sa loob. Wala tayong pagsasampayan ng mga doormat. Eh, mamaya na lang. Bye! And I'm back! So, sana madaang natapos ang ating kwentuhan. Parang nakalimutan ko na. Ang dami ko pang inisihin. So, wala akong balak maligo, pero nung nasa CR na ako, parang banas na banas ako sa self ko. Kaya, I'm so sorry, my body. Maligo. Kasi nga, kalalaba ko lang, hindi na nga ako nakapagpahinga. Dumiretso na ako ng ligo. Bahala na tayo sa future. And so, yun nga. Nakakapagod. Ano bang, saan na ba natapos ang ating kwentuhan. So, wait. And so, naalala ko na. Pinanood ko yung last nating video kanina para ma-recall ko yung ating topic. And our topic for today is about COVID. Yes, balikan natin yung mga alala natin during pandemic, yung kasagsaga ng mga uso, yung mga frontliners. Katulad ko, akong frontliner ng ating pamilya. Doon pa tayo nakatira sa kabilang bahay. Wait, may nakita ako.
lagyan ko muna ng tubig yung ating lucky bamboo. Dahil mukha siyang uhaw na uhaw. Igang-iga yung kanyang tubig. Hindi man igang-iga. Medyo malapit na siya sa kasukdulan ng kanyang mga bato. Wow! And so, yun nga. Tungkol sa noon, pandemic, yung ganon, uso yung mga quarantine. Alam nyo ba, nasa pamilya namin ay minsan na-experience yung COVID na yan. Yes, hindi nalampasan ng ating family, nagkaroon din ng COVID sa amin. Dalawa nagka-COVID. Malapit sila sa akin. Malapit sila sa akin, pero hindi ako malapit sa kanila. Kaya safe tayo. Walang hawahang nangyari. So, yun nga. Malayo naman sila. Pero malapit sa akin. So, yun nga. Yung isa, huwag na natin i-mention kung sino. Kasi, mga safe na sila ngayon. Nag-back to work na. Kaya, yun. I-share ko lang na minsan na nakaranas tayo na ang family natin ng COVID. Hindi man masyadong direct na affected, pero syempre nakakalungkot, diba? Kasi noong taps nung naka-recover sa COVID, yung isa, mangyayak-ngyayak siya. Dahil sabi niya, nawala daw ang kanyang panlasa. Tapos nung naramdaman niyang, nung one time na galing, medyo magaling na siya, medyo napaiyak daw siya dahil may lasa na yung kanyang pagkain. Biruin mo. Ganon yun talaga na yung sinasabi nila na talagang mawawala ng panlasa. Talagang walang-wala siyang panlasa nung. Tapos yung isa, fever. Pareha silang nagka-fever. Kaya lang, yung isa naman, wala siyang ubo, wala siyang kung ano man. Ang meron niya ay, ano, yung nagdiarrhea siya. Yun. Tapos, yun nga. May time din sa buhay ko. Yes, nagkaroon ako ng ano, ng hindi ko alam kung nervous breakdown ba yun. Doon pa tayo nakatira sa kabilang ano, sa kabilang bahay. Na alam nyo naman may asthma ako, no? Na alam nyo na minsan sinumpong talaga ako ng matinding asthma. Vlogger na siguro ako nun. Siyempre, hindi ko naman sineshare sa inyo kasi medyo masilan-silan pa yung issue ngayon. Parang okay na. Medyo nakaka-recover na malapit nang ang alisin yung mask. Pero hindi pa na, parang hindi pa na di-declare dito na voluntary ang pagmamask. Mahigpit pa rin po dito sa amin sa Batangas. So, yun nga, na ako noon, nagka-asthma ako, mga 3 days yun na asthma. Tapos, pero nung mga nakaraang mga araw, hindi pa rin ako pwede mag-iibo noon. Kaya noon, kinailang ko ang help ni Lisa. Kaya naman, nakakasama namin sa bahay si Lisa kasi wala nang gaganap sa aking mga tungkulin sa bahay at kay Rapa Boy. So, yun ang naisip ko na COVID ba to? Ano ba tong nararamdaman ko? Tapos, alam nyo ba, 3 days wala akong tulog na parang tuwing magmamadaling araw, para akong nasasuffocate pag ako'y humihiga, kaya bumabangon ako. Kahit yung sa table, yung tutulog na ganun. Ganun, tapos ang sa pagkain, hindi ako masyadong makakain. Minsan, nagsusuka ako. Parang yung basta. Yung parang nasakit ang dibdib ko pag ako'y tutulog. Tapos ang naiisip ko, sino mag-aalaga kay Rapa, na ano, kung ano-ano na yung naiisip ko, na baka gayon, paano kung kukunin ako dito, yun. Kasi nga, sinikret ko nga yung aking nararamdaman na yun dahil baka nga, dahil medyo kasagaran pa rin ng pandemic. Baka kunin ako, sino magbabantay kay Rapa. Grabe yung naiisip ko, grabe yung experience kong yun. Ilang taon na yung nag-push ako na huwag kang magganyan, mag-isip ng ganyan. Yun, halos ang ikinakain ko lang nun ay konting ulam at saka sabaw yung ganun. Tapos yung pa-third na araw,
ano, nakaramdam ako ng lula na mag-collapse ako. Na sinabi ko na sa inlo ko na ipa-check up na ako dahil talagang ako'y nanghihina talaga ang katawan na nun. Tapos, yun nga, ang nangyari sa akin. Ang nakapagpa-check up ako, ano lang, yung true call lang. Hindi ko alam kung na-share ko na to sa inyo, pero siguro hindi pa. Kasi nga, iniiwasan ko mag-kwento. Yun nga. Tapos, niresetahan ako ng gamot. Tapos, yun nga. Nung gabi ding yun, humingi talaga ako ng prayer sa aming ministro. Kasi ano, tapos nag-advise siya sa akin na huwag na-depress, huwag mag-isip na kung ano-ano. Tapos, noon talaga, nung gabi yun, nung madaling araw na yun, nakatulog talaga ako na, minsan kasi, pag pinipikit ko yung mata ko, tapos, ang naiisip ko, paano kung hindi na ako magising, yung ganun. Pero noong talagang nagpasama na kami sa inay sa pagtulog, dahil nga inaalala ko si Rafa, paano kung may masamang mangyari sa akin, kung paano kung ayoko kasing makaramdam si Rafa ng hirap, na yung akong masama ang lasa, tapos hindi niya malaman ko anong gagawin yun. Ayoko maramdaman ni Rafa yun. Kaya yun, talagang ang experience ko na ay napakasama. Tapos yun nga, nung after na makapanalangin, ano na, nararamdaman ko pa rin yun. Pero sabi ko, bahala na ang Ama. Kung ano, basta tutulog talaga ako. Yun talaga, walang halong keme. Talagang ano, naramdaman ko pa rin yun, pero pinilit ko talaga, pinush ko talaga sa sarili ko. Tapos sinabi din sa akin ni Lolo na, sige, huwag kang mag-ayos. Ako'y uuwi. Bahala tayo. Dahil alam nga namang ako'y makapagtrabaho dito ng ikay ganyan. O, diba? Kaya pinush ko talaga yung sarili ko na maging kalma, na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ewan ko nga ba kung bakit ko naramdaman yun, ano? Pero sabi naman ni Lolo, kung sa amin dalawa ako daw ang mas strong. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yung ako ang mas strong. Kasi ang dami kong hindi kayang gawin. Ewan, baka naman minomotivate lang ako ni Lolo. Ano? So, yun nga. Yun yung mga worst na experience ko talaga na nangyari sa akin during pandemic. Siyempre, nakisama. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yun. Kasi nga, nagka-asmad rin ako dahil, yun nga, kaya ako nagka-asmad dahil sa mga pagkahalaman na yung pagtatanim. Saga siguro yung pagod ko na minsan kasi nag-make over ako ng garden, pawisan ako. Tapos, yung problema ko, yun, hindi ako nagpapahinga bago maligo. Ewan ko, yun, nagkaroon ng conflict sa health ko. So, yun nga. Kaya ang naging palatanda ako, kaya ko natandaan na vlogger ako, kasi kung nakikita niyo yung video ko na, ewan ko kung magkano na ang views nun, yung nagsasaya ako na naka-red na dress ako, yun ang first video ko after ko makarecover sa gayong pakiramdam. Grabe! Ewan ko, tapos yun, utay-utay na akong nakabawi, ganun, tapos yun nga, may kumakausap nga sa akin, huwag kang mag-isip ng ganyan. Yun nga, binisida din ako ng mga pinsan ko, ng aking tita, tapos yung iba pa natin mga friends, binisita din nila ako. Kasi nga, ayun nga, kinakamusta nila ako. Tapos, ang pinakang worst. Dahil iniiwasan ko nga lumabas yun na nagkasakit ako. Nagka-COVID pala ako nang hindi ko alam. Bigla ako naging positive sa COVID doon sa may amin. Hindi ko alam kung sino nagsabi. Pero good thing na hindi naman talaga totoo. At saka yun, nakita na nila ako na active ulit sa church dahil nga hindi na ako na asma. So yun nga, di nalaman na nila na hindi ako COVID. Ano? Dahil ang COVID noon, 2 weeks quarantine, di ba? Ay 1 week pa lang nakasakapil niya na ulit ako.
tumutupad na ulit ako. Kasi nga yun nga, nagkaroon ako ng asthma. Pero ewan ko kung sino nagbalita na may COVID ako. Grabe, no? Grabe! Na-positive ako nang hindi natetest. Pero noon, bago kami tumupad noon, nung nag-open yung pagsamba, ni-rapid test yung mga may lahat na may tungkulin. Kaya safe na safe tayo sa COVID. Yun. Tapos yun nga, okay na ang lahat. Tapos ngayon, balik na ang pag-aaral sa face-to-face by November. Kaya yun, okay na ulit na ating pakiramdam. Nakakapunta na ulit tayo sa iba't ibang place. Siguro sobrang na-miss ko lang talaga dahil first time naming hindi naka-uwi ng Mindoro. Kasi yearly, talaga umuwi kami sa Mindoro. Tapos yun, siguro nakaramdam ako ng matinding kalungkutan, saka si Lolo nga dahil hindi nga siya nakaka-uwi. Tapos nagkapatong-patong yung problema ko. Noon time dun kasi, may asma ako, tapos nawala ng tubig. Di ako yung wala. Kahit ako'y hirap, humiigib ako ng tubig, pero ako'y masama ng pakiramdam, hindi lang humiimik. Hanggang sa yun nga, medyo bumigay ako emotionally, mentally, physically. Yun. Kaya yun, ang nangyari sa akin, bulagta. So, yun nga. Siyempre, wala din naman talaga akong choice, kundi ano, gawin lahat, kahit pagod na, kahit, ewan, basta, move on na tayo, no? Kaya, yun, kaya ito yung dahilan kung bakit, ano, bakit nagpo-push ako sa sarili ko na mag-vlogger, kasi lalo na ngayon, wala kaming tindahan, wala akong medyo kasama dito sa umaga. Sa gabi, nagkakaroon kami ng kasama ni Rapa Boy. Yun, parang nakakainip kaya yun. Kasama ko kayo ngayong mga panahong ito. Kaya pagbigyan niyo na ako, lagi niyo panoorin po aking mga video. Kasi matindi ang pinaghuhugutan yan. Hugot? Yun nga, papaaliw sa sarili. Siyempre, kasama ko kayo sa paglilinis ng bahay, pagpumupunta dyan, lalo na sa pagpa-plants, diba? Sama-sama tayo. And so, yun nga. Naawa naman ako kay Lolo din nung panahong yun na, yun, naawa ko. Siguro naawa ko sa sarili ko. Dahil ako pagod na. Tapos, yun, naawa ko. Yung pakiramdam na ano, na nag-aalal sila sa akin. Cut. And I'm back. Bigla na lang napaiyak. Yun nga. Kaya yun, kailangan kong i-push ang sarili ko na huwag malungkot. Yun. Dahil marami nag-aalala. Siyempre, panganay ako sa magkakapatid. Tapos, dapat strong talaga. Saka ano, malayo ang lolo nyo. Siyempre, yung pakiramdam na nag-aalala siya, na wala siyang magawa. Lalo na nung pandemic dahil hindi nga siya makauwi. Na kailangan niyang pilitin ang sarili niyang. Siyempre, gagalingan ko din dahil para hindi siya mag-alala, okay? Pero sabi naman niya, may nagsasabi kasi na huwag kong ikwento yung mga nararamdaman ko sa asawa ko. Pero siya, sabi naman niya, okay lang daw kasi asawa naman daw. Kesa naman daw, masama na pala ang pakiramdam ko, hindi pa niya alam. Yun naman ang sabi niya. Yun naman ang maganda. Na open siya, good or bad. Okay. Pero ano, sa aming mag-asawa, mas close kami. Siyempre, pag magkasama, biruan. Pero mas nakakapag-usap kami ng mga serious matter through chat. Para kasing pag sa personal na awkwardan kami magdrama. So, yun nga, sa true chat, sa chat din kami nag-aaway ka. Tapos, pag magkaaway kami, hindi kami nag-video call. Chat din. Yun. Ang maganda sa kanya, sa asawa ko, open siya na kahit masama or maganda ang sasabihin ko, dinatanggap naman niya. And
strong din naman siya dahil nga, yun nga, kahit malayo siya, ilang years na ba siya nag-a-abroad? Oh. Yun nga lang, nakakalungkot. Yun, siguro na lungkot din talaga ako nun dahil front, naging frontliner nga ako na kinaya ko lahat hanggang sa bumigay na nga ako, yun nga. Lahat-lahat ng karga, ng pagpamimili, ng kung ano no, tapos lalabas ka ay kakaunti lang yung tao, makikita mo talagang yung mga frontliner lang. Yun, siguro yun, yun ang naramdaman ko. Tapos yung nga sumabay pa yung problema sa tubig, pag-iigib, hindi ko pa naman kaya yung mga pag-iigib niyan. Kaya yun, natulungan naman tayo ni Lisa, pero sa ngayon, hindi ako pwede pa mag-hire ng katulong, ano, dahil ano, walang pambayad. Dahil kaiin lang ulit ng inyong lolo, kaya tiis-tiis muna tayo sa paggawa-gawa na ating mga gawang bahay. Ang ginagawa ko naman, ang paglilinis ko ay halos araw-araw kasi hindi ko naman nila lahat ang gawain sa isang araw. Siyempre, ang magiging praktika, common na ginagawa ko ay di pagluluto, paghugas ng plato, paglilinis ng bahay. Tapos dadagdag ko na lang yung mga iba pang mga tulad ng pag-garden, hindi ko din naman lagi ginagawa yun. Pagkailangan lang yun. Kaya ang paglilinis ko ng bahay ay, ano, 1 week in the making. Yun. Tapos minsan, pagramdam ko na ang, ano, hindi ako araw-araw naglalampaso kasi hindi naman to masyadong dumihin. Ang dumihin talaga dun sa dirty kitchen, yung pag nagpiprito ka, yun, dun talaga ako naglalampaso. Kasi nga, asama naman ang bahay mo eh, lagkitin. And so, move on na tayo sa mga COVID, ano? Pero talagang, kung isipin mo, hindi ka na palampas sa COVID. Meron kayong dalawa sa pamilya, tapos isang asyomera. Hindi mo COVID dahil kisali-sali. Eh, pero feeling ko, mas na-depressed talaga ako sa pagkakataong yun kaysa doon sa dalawang nag-positive. So, dito na tayo sa ating present. Hindi naman naulan, medyo dito muna ako tatambay kasi babantayan ko kung uulan o hindi para malaman ko agad na. Kasi pag nasa kwarto ko, hindi ko masyadong malalaman kung naulan. Tapos, maya-maya na ako kakain, magwa 1 p.m. na, magluluto pa ako. Pero nailabas ko na naman yung aming isda. Eh, mag-iisda ako ulit ngayon. Tapos, mamaya na ako ulit maglilinis ng bahay. Kasi kahapon, kakalampaso ko lang kasi nagpirito nga ako ng isda kahapon. And that's all for today's video. Mamaya, bibisita ulit ako sa garden natin. Titingnan ko kung kailangan nila ng aking help. And yun nga, tapusin na natin itong kadramahang ito. Grabe. And yung ano, siya nagtatanong nga pala sa akin, bakit daw wala tayong kaming picture noong umalis si Lolo. Kasi yung pag-alis ni Lolo, hindi kami na naman naghatid sa kanya. Tapos wala si Rapa Boy noon, sumamba siya. Tapos meron mga unexpected na mga nangyari. May good, may bad. Kaya, para safe, no comment. Hindi, joke. Ano, yung hindi kami naghatid, tapos wala nga nagkaroon ng pagkakataon magpapagpicturan, isinapusot, sinaisip ko na lang na siya'y umalis. Ang mahalaga naman ay ligtas naman siya nakarating doon sa kanya. Pupuntahan, kaya yun. Okay naman. Okay na yun. And that's all for today's video. Mamaya, titignan natin kung gano'n nakahaba itong video natin para isama natin yung pagpunta natin sa garden mamaya. And that's all for today's video. Maaga pa, kaya matagal-tagal pang ma-close itong video ito. Bahala na po mamaya. Pero magbababay muna ako. Bye! Papahinga muna ako. Grabe, pagod ko. And our ulam for today. Hindi ko alam kung anong isda yan. Basta ginit yan. Bigay ng inay. Tapos yung ating biniling
saba, fried saba. Siyempre, magkakanin ako, iniintay ko lang maluto. Ano kayo? Ano ko, diet? And, bahala na ako makakapagkape mamaya kasi may sagi, baka sumagatansyan ko. Pero hindi, magkakape ako. And, Proppa Boy is in the house. Hi! 1 p.m. ang labas nila, kaya yan, nakalabas, naka-uwi na siya. Na may dalang, ano dala mo? Ice cream sandwich na hindi man lang binigyan ng kanyang mami.